Wala naman sigurong magulang o may-ari ng negosyo na papahintulutan na yung sakit ng negosyo ay makahawa. Ayan, makahawa. Ito yung kadalasang tinatanong ko sa mga may-ari ng companies, sa mga nagko-consult sa akin. At saka yung, may kukwento ko sa inyo, yung talagang nangyari sa totoong buhay, buhay ko kayo. So, sabi ko, ano ba ang gusto nyong ipamana sa mga anak ninyo? Ayan, mga kaharap nyo yung mga anak nyo. Ayan, kaharap nyo yung mga empleyado nyo. Liwanagin natin. Ipamamanan nyo ba ang negosyo ninyo na may sakit? Ipamamanan nyo yung negosyo ninyo na may utang. Ipamamanan nyo yung negosyo ninyo na magkakaroon ng sakit ang mga anak ninyo. Kasi yung sakit ng negosyo ninyo, nakakahawa, nakakahawa. Paano nakakahawa? Simple lang. Meron kayong deficiency tax assessment, pamamanan nyo ba yan sa anak nyo? Hinahabol ng BIR yung negosyo ninyo, ipamamana nyo ba yan sa anak nyo? Hindi nakasagot yung mga magulang. Hindi nakasagot yung presidente. Hindi nakasagot yung general manager. Ayan. Doon ho kasi nagsisimula. Walang tao na gustong magmana ng kahirapan sa magulang niya. Wala, sir. Walang tao na gustong magmana ng problema. Wala, sir. Kaya yung may mga problema, nagbabayad ng mga professionals yon. O, yung mga taxpayer na lumalapit sa akin, nagbabayad sila ng professional fee kasi tinatransfer nila sa akin yung obligation nila na sagutin yung problema nila. At hindi sila qualify o incompetent sila na sagutin yung problema nila. Yun yung totoo. So sa araw na to, pwede ninyong ipakita yung solusyon. Kahit hindi nyo kayang isolve yung problem nyo, basta nagpakita kayo ng leadership power nyo, masosolve yung problem. Yan ho yung dapat ninyong ipakita. Kayong mga nakikinig na may-ari ng company, maniwala kayo sa akin, kung hindi nyo kayang gamitin yung leadership ninyo, mamamatay ho kayo na may problema. At yung mga anak ninyo, mamanahin yung mga problema nyo, katulad na lang sa lupa, yung mga lumalapit sa akin sa lupa. Punyeta, yung namatay na magulang, nag-iwan ng sangkatutak na lupa, hindi naman ready yung mga anak. Ha? Natanggapin yung sangkatutak na lupa dahil sangkatutak din yung problem. O, di, imbis na maging masaya ang buhay ng mga maiiwan nyo sa buhay, naging masama pa. Diba? Takasama pa. So, sa mga may-ari ng company, ito, nire-recommend ako, sir. Titigil ang BIR letter of authority ninyo. Titigil ang BIR subpoena duces tecum. Titigil ang BIR deficiency assessment. Alam nyo, ang sikreto? Ito. Ang sikreto po ay nandito ho sa bylaws. Tingnan nyo ang mga Ayala. Tingnan nyo yung mga Henry C. Tingnan nyo yung mga Gokong Wei. Ayan, yung mga humahawak ng ating ekonomiya. Mga tycoons. Ha? Nagpapatakbo sa ating ekonomiya. Yan ho yung may mga magagandang halimbawa papaano bawasan ang control at restriction ng mga BIR officials, ng mga taong gobyerno sa kanilang negosyo. Ano ginagamit nila? Ayan, ang ginagamit po nila ay yung bylaws. Ayan, bylaws. So, meron po akong maitutulong sa inyo sa bylaws. At dito sa discussion natin, kasi meron po kayong power. Meron po kayong power na baguhin po. Lahat po kayo, naiintindihan ko yung small, medium enterprise, meron po kayong problem. May disability kayo. Ano yung disability ninyo? Ayan, hindi nyo naiintindihan yung taxation. Ignorance of the law is a disability. Totoo ho yan. Disability ho yan.
So paano natin 'yun aasikasuhin, oh? Eh di ano, alamin natin yung batas para na maasikaso natin. Idagdag ko lang mga ka-taxpayer kong minamahal, eh meron po tayong lecture tungkol ho sa tax bookkeeping. Ito po yung lecture ko sa tax bookkeeping. Ayan ho, tax especially ka-taxpayer ho, ah. Ayan, August 5 at saka August 10. Puntahan nyo lang ho yung ka-taxpayer para humalaman ho ninyo yung pong mga detalye. O i-email ninyo si katax.lovely@gmail.com. So, sabi ko nga dun sa presidente ng company, alam ninyo, magugulang yung mga BIR official. Ayaw nilang papuntahin si Mr. Maestro sa meeting. Aayaw. Bakit? Eh, yung mga revenue officers nila hindi kayang sagutin yung mga tanong ni Mr. Maestro, yung tax specialist. So, dinedeprive nila ako na maghanap buhay. Okay lang yun. Eh, kumikita naman tayo sa mga konti-konti nating tax consultation mula sa mga willing magbayad sa atin. So, naimbitahan tayo. Sabi niya, sabi ko sa nag-imbita sa akin, kayong mga may-ari ng company, ito yung requirements ng batas. Ngayon, patatawag kayo ng BIR. Ito. Pa-explain sa inyo yaang requirements ng mga batas na yan. Specifically, itong auditor's report, statement of management responsibility, statement of financial condition, statement of operation, statement of statement in changes in equity, cash flow, tsaka notes to financial statement. Alam naman natin yung mga CPA na yan. Eh, tawag nito, nawala ho yung dinidiscuss ko sa inyo. Yung mga CPA na yan ay, sila lang yung nakakaintindi ng financial statement eh. Imaginin mo, binigyan ako ng financial statement, pakita ko sa inyo, ayan o, ang kapal. Ang kapal-kapal, oh. Pucha, eh, walang alam, mga senior citizen yung magbabasa. Yun yung mga may-ari ng company, senior citizen. Bibigyan mo ng ganito kakapal. Oh, hinayupa kang CPA ka. Ikaw nga hindi mo mabasa yan. Pababasa mo dun sa senior citizen. Diba? Kaya sinasabi ko yung 10-page financial statement, okay na yun. In excess of 10, binabastos ka na ng CPA mo. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo yan. Hindi mo kailangan ng 30, 40, 50, 60. Ha? Katarantaduhan yan. O, so, pag-usapan natin. Kaya mo bang i-explain, sabi ko, dun sa mga may-ari? Yan. Sabi ko, hindi eh. O, eh, patatawag ka ng BIR, ipapa-explain sa'yo. Kasi ikaw may responsibility dyan eh. Diba? Hindi naman sa'yo pasasama ng BIR. Isama mo si tax specialista para maintindihan namin. Hindi. Ang gusto ng BIR, hindi mo maintindihan yung BIR. Kasi may pera doon pag hindi mo naintindihan. Okay. Paano hindi naiintindihan? Explain ko lang sa inyo. Okay. Ayan ah. Diba? May requirements ang management, may requirements yung Cooperative Development Authority, may requirements yung BIR. Isipin nyo na lang na customer nyo to. Customers. At kayo yung restaurant. Ah, yung company ninyo is restaurant. So ang company nyo, ang primary ingredient, yan, oh. Kinakamusta ko si Chonggo, si Raymond. Okay, bumili kayo ng, ano ba yung pangalan ng beef ni Raymond? Refined selection. Ayan, refined selection pa, i-patronize nyo si Raymond. Refined selection. So, nagtitinda si Raymond ng beef. Yung beef, pwedeng maging, ayan, part ng, alam nyo na to, pizza. Yung beef pwedeng maging part ng ayan, hamburger. Yung beef pwedeng maging part ng ramen o soup. So ibig sabihin, isipin na lang ninyo
na yung beef ay document nyo. Yung beef ay sales invoice nyo. Yung beef ay voucher ninyo. So, ibig sabihin, yung voucher ninyo, iba-iba yung taong gagamit. May management, mayroong Security and Exchange Commission, at may BIR. Ang SEC hindi naman nag-o-audit ng financial statement. Never. Wala namang letter of authority ang SEC, Security and Exchange. Wala. Ang number one user, 95% ang probability, ang BIR ang user. Tapos gagawa ka ng financial statement, number one, hindi mo naiintindihan. Ikaw may may-ari ng company, ikaw na miyembro ng board of director, hindi nyo naiintindihan. E pa kung kayo hindi nyo naiintindihan, tapos yung kalaban ninyo, naiintindihan, praktisado. Kumbaga sa boxing, si Manny Pacquiao, laging nag-exercise tungkol sa pagbo-boxing. Kayo hindi kayo nag-exercise. At the end of the day, bo-boxingin kayo ni Manny Pacquiao. O edi talo kayo. Isang suntok lang sa inyo, baksa kayo, 'di ba? Gusto niyo ba bumaksak yung inyong negosyo? Ako ayoko, 'di ba? Magkakapera ako sa inyo eh. 'Di ba? Habang buhay kayo, magkakapera ako sa inyo. Yun ang totoo. So, iniibig ko lang sabihin, mga ganito, masyado naman akong sarcastic, ano? Ang ibig ko lang sabihin, yung source document nyo, pwedeng maging pizza, pwedeng maging hamburger, pwedeng maging ramen. So, isipin na lang ninyo, ang sabi ng SEC, gusto ko ng pizza. Eh, di gumawa ka ng pizza. Ang sabi naman ng management, gusto ko ng hamburger, sabi ng management. O di gumawa kang hamburger. Sabi naman ng BIR, gusto ko ng ramen. O di gumawa ka ng ramen, pang BIR. So, ganon. Kaya yung financial statement na ginagawa ng mga CPAs, contrary sa BIR. Pero okay sa SEC. Kaya yun yung pinaka-weakest link. Ang mga bookkeeper sa Pilipinas, ang pinag-aaralan, globally accepted accounting principles. Kinopya sa UK, kinopya sa US. Punyeta, hindi naman yung ginagamit sa Pilipinas. Sabi nga ng Supreme Court natin, in case of disparity, ang magpre-prevail tax accounting. So, anong ginawa ng BIR? O, tuturo ko sa inyo ha, tuturo ko. Sabi ng BIR, mag-issue kayo ng Statement of Management Responsibility. Ayan, Itong mga CPAs naman, kinopya verbatimly, copy-paste, hindi nag-iisip. Hindi nag-iisip yung mga CPA nyo. Tapos pinipirma yung, okay, si chairman, si general manager, si treasurer. Hindi nyo ba alam pwedeng makulong ng 10 taon si chairman, si general manager, si CPA, 10 years kasi nag-supply ng incorrect information. Incorrect. Ano yung incorrect? Ito nga, sinasabi na incorrect. May disparity daw yung financial accounting standard sa saan? Sa tax accounting rule. Ayan, disparity, financial accounting standard at tax accounting rule. May disparity. Sabi, i-reconcile mo. Wow. Pinapayagan naman. Sige, gumamit ka. Walang problema sa amin yan. Sabi nga, gamitin mo yung SEC, kopyahin mo, pati himurin mo pa rin. Himurin mo. Ikaw, Mr. Maestro, yung napag-aralan mo sa 1986 dyan sa pamantasan ng lusod ng Maynila, gamitin mo! Sabi nga nun. Pwede daw! Kaya lang, mag-reconcile ka. Dinagdagan na trabaho. May simpleng paraan. Dumiretso ka. Okay? Ang pinagagawa sa'yo, umikot ka. Kaya magulo ang tax ang financial accounting sa Pilipinas.
wag na wag ho kayong malilito sa ito ho. Ito lang ho gamitin nyo. Isa lang ho yung source document nyo, pero pwede kayong gumawa ng pizza. Isa lang ho yung source document nyo, pwede kayong gumawa ng hamburger. Isa lang ho yung source document nyo, pwede kayong gumawa ng ramen. Ang ibig sabihin yan, sir, ito SEC, ito management, ito BIR. Iisa lang naman yung ginagamit, raw material. Ha, pero iba-iba ho yung kinalalabasan. So isipin na lang ho ninyo, yung spaghetti ay financial statement pang SEC. Yung hamburger ay financial statement para ho sa management. Yan ho yung mga customer nyo eh. Mga CPA. Yun ho yung customer. Huwag kayong gumawa ng one size fit all financial statement. Ha, pinapahamak nyo yung taxpayer ng buong Pilipinas at the same time, ha, binibigyan nyo ng hanap buhay yung mga corrupt BIR officials. E di corrupt na rin kayo, mga CPAs, mga bookkeeper. Corrupt kayo. Kung hindi man sa pera, sa kaisipan. Okay? So, iniimbitahan ko yung mga bookkeepers, mga CPAs. Pagkatapos laitin. Iniimbitahan ako. Yun sa mabubuti lang naman, eh meron ho akong training para ho sa inyo sa sales transaction at purchase transaction. Nakikita naman ho niyan. Sa ka-taxpayer Facebook, andyan dyan ho yung detail. So, sana natutunan ho ninyo itong mga problem na to. At yung mga gustong mga taxpayer na kayo po ay may problema, ayaw nyo na, ha, na magkaroon ng letter of authority in the future, ayaw nyo na magkaroon ng subpoena duces tecum in the future, ayaw nyo na magkaroon ng matataas na BIR assessment in the future, mag-submit ho kayo ng different types of financial statement. Isa pang SEC, isang pang BIR. Kung kailangan nyo ho ng tulong para doon sa financial statement pang BIR, andi dito ho ako nagpe-presenta. Ayan ho yung mga numbers ko. No, no. Second, at ang pinaka-importante sa lahat, kung ipamamana ho ninyo yung business nyo sa mga anak ninyo, sa empleyado ninyo, linisin nyo na po ngayon. Gumawa ho kayo ng manual at ang manual ho ay yun mismong bylaws ho ninyo. Napakaganda ho ng bylaws nitong Ayala. Papakita ko lang ho sa inyo. Ang ganda nitong bylaws ng Ayala, pwede ho nyong i-download to at kung hindi nyo ho madadownload, humingi ho kayo sa akin. I-email nyo ho ako katax.lovely@gmail.com. Bibigyan ko ho kayo. Ngayon kulang ho itong bylaws ng Ayala. Okay? So, ang bylaws ho ng Ayala is may kulang ho ito. May kulang. Okay? Para ho ma-incorporate nyo ho rito yung panlaban ho ninyo sa deficiency tax assessment ng BIR. Dito po isinusulat ho yun. Ayan, oh, mga taga-Ayala. Hay, Mesubel de Ayala! Ay, ah, kunche. Bigat ng pangalan nun, ah. So, so, kung gusto ho ninyo ng tulong o assistance, mawala ho sa akin, meron ho akong tinatawag na minimum level of engagement. Eh kung hindi nyo ho ako kayang bayaran, eh wala ho, kayong, hindi ho tayo pwede mag-engage, di ba? May minimum level of engagement ho tayo. So, kailangan ho ninyong baguhin yung bylaws ninyo para hindi ho makahawa sa susunod na henerasyon o magmamana ng negosyo ninyo, mga anak nyo yan, o yung magiging leader ng inyong kumpanya, mga empleyado nyo yan, yung sakit na nararamdaman ninyo, yung ignorance na pasan-pasan ninyo, eh magsimula ho tayo ngayong araw na to na gumawa ng tama. Ano ho yun? Baguhin natin ang bylaws nyo, gumawa ho tayo ng manual for development, manual for operation, manual for tax accounting, and manual for management. So with that mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you. Masayang hanap buhay po sa inyo. Masayang buhay sa inyong pamilya at mga empleyado. See you later!